Alamin at kilalanin natin. Sino? Si Jose Abad Santos. Si Jose Abad Santos ay isang makabayang abogado, punong mahistrado, at tapat sa bayan hanggang kamatayan. Isinilang sa San Fernando, Pampanga noong 19 Pebrero taong 1886, at 7 anak ni na Vicente Abad Santos at Turibia Basco. Naging bahagi si Jose ng programang pensyonado ng Estados Unidos, kaya nakapaglakbay siya para makapag-aral sa Amerika simula taong 1904. Nagtapos siya ng kolehiyo sa Santa Clara College at nang abuga siya sa Northwestern University sa Illinois. Naging masterado siya sa batas sa George Washington University noong taong 1909. Umawak siya ng iba't ibang posisyon sa pamahalaan, tulad ng pagiging tagapayong teknikal ng misyong pangkasarinlan ng Pilipinas sa Estados Unidos noong taong 1911. Naging abogado rin siya ng Manila Railroad Company noong taong 1921, ng misyong pang-edukasyon sa Amerika noong taong 1926, kalihim ng katarungan noong taong 1931, at punong mahistrado noong 24 ng Disyembre taong 1941. Napangasawa niya si Amanda Teopaco noong taong 1918, at nagkaroon sila ng 5 anak, sina Jose Jr. o Pepito, Osmundo, Amanda, Luz, at Victoria. Nang kinailangang tumungo ng Amerika ang Pangulong Manuel Quezon, dahil sa 2 digmaang pandaigdig, hinirang niya si Abad Santos bilang tagapang-alagang Pangulo ng Pilipinas. Nahuli ng mga Hapon si Abad Santos kasama ang kanyang anak na si Pepito, sa Cebu noong 11 Abril taong 1942. Tumangging makipagtulungan sa mga Hapon si Abad Santos at siya ay pinatay sa pamamagitan ng firing squad noong umaga ng 2 Mayo taong 1942 sa Malabang, Lanao del Norte. Bago siya patayin, nasabi pa niya sa kanyang anak na si Pepito ang katagang ito. Wika ni Jose Abad Santos, "Huwag kang umiyak. Ipakita mo sa mga taong ito na matapang ka. Isang karangalan ang mamatay para sa iyong bayan."